Ang Quran ay isang aklat ng kapahayagan mula sa Diyos. Ngayon, ito ay nakikita natin sa anyo ng isang aklat na binubuo ng 114 na kabanata. Ang mga ito ay ipinadala sa pamamagitan ni Anghel Gabriel o Jibril nang unti-unti ayon sa pangangailangan ng sitwasyon. Ang Quran ay isang aklat na ipinahayag. Ito ay hindi inakda ng tao. Ito ay mismong salita ng Diyos sa wika ng tao. Ang Quran ay sinimulang ipahayag kay Propeta Muhammad sa pamamagitan ni Anghel Gabriel noong 610 AD. Habang ang propeta ay nakaupo sa pag-iisa sa kuweba ng Hira at taas ng bundok ng liwanag, 2 milya mula sa Mecca. Kaya, ang buong kasulatan ay hindi ipinahayag na isang aklat sa isang panahon lamang. Ang iba't ibang bahagi nito ay ipinahayag ayon sa kinakailangan sa pagkakataon na iyon. Ito ay kalaunang tinipon sa Medina sa mga huling araw ng propeta. Ang kabuuan ng revelasyon ay nakumpleto sa loob ng 23 taon. Ang huling talata na naipahayag sa propeta ay habang siya ay nagbibigay ng sermon sa isang pagtitipon sa bundok ng Arafa sa pagsasagawa niya ng kanyang huling Hajj noong 622 AD. Ang pangunahing tema ng Quran ay ang ipabatid sa mga tao ang plano ng Diyos. Ayon sa banal na plano na ito, ang tao ay nilikha bilang isang nilalang na panghabang panahon. Ang tagapaglikha ay naghati sa buhay ng tao sa 2 bahagi, bago ang kamatayan at pagkatapos ng kamatayan. Ang panahon bago ang kamatayan ay kung saan ang tao ay sinusubok. Ang pagkatapos ng kamatayan naman ay ang kung saan siya ay gagantimpalaan o paparusahan. Ang una ay panandalian, samantalang ang ikalawa ay panghabang buhay. Ang Quran ay naglalayon na magdulot ng pagbabagong intelektual sa bawat tao. Ang lahat ng katuruan nito ay espiritual sa kalikasan nito. Ang lahat ng mga talata nito ay kumakausap sa isip ng tao. At ang unang punto nito ay ang paghihimok sa pagmumuni-muni sa kalikasan. Ang Quran ay nagsisikap na itaguyod ang espiritual na ugali at mapayapang pakikitungo sa buhay sa lahat ng antas. Lahat ng mga pangunahing katuruan ng espiritualidad, mabuting asal at mapayapang ugali ay nakatala sa Quran sa malinaw na mga kataga. Karagdagan pa rito, ang Quran ay nagpapahayag ng isang modelo para sa isang ugaling na aayon sa Quran. Kung naisin nino man na magkaroon ng pag-unawa sa mga katuruan ng Quran, ay maaari siyang sumangguni sa Quran. At ang sinumang nagnanais na malaman ang modelo ng ugali na naaayon sa Quran ay pag-aralan niya ang buhay ni Propeta Muhammad, ang propeta na namuhay ng kumpletong pamumuhay na sumusunod sa mga katuruan ng Quran sa lahat ng aspeto ng kanyang pagkilos. Sa isang lipunan na maraming relihiyon, ang Quran ay praktikal. Ito ay nagbibigay sa iyo ng sumusunod na pamantayan. Para sa iyo, ang iyong relihiyon at para sa akin, ang aking relihiyon. Sa ibang salita, sundin ang isa at igalang ang lahat. Ang pamantayan na ito ay nakabatay sa nakikilalang prinsipyo ng mapayapang pakikisalamuha na siyang nag-iisang paraan ng pag-iral sa mundong ito. Tungkol naman sa buhay panlipunan, ang diwa ng katuruang Islamiko ay ang pagbibigay ng Diyos ng kalayaan sa lahat. Ang kalayaan na ito sa sarili nito ay naguutos na ang tao ay mamuhay ng may limitasyon. Dahil kung ang kalayaan ay isinabuhay ng walang limitasyon, ito ay magdudulot ng kaguluhan at pag-aaway, nasisira sa buhay sa lipunan sa kalagitnaan nito.